Good days, guys. So, kahapon habang nanonood ako ng balita sa GMA, na-champuan ko na meron nga daw na actually matagal na siguro 'to eh. Maraming kumakalat na fake na NC2. So, yun ang babala ng ano, ng NC2 kagaya nito. Marami nagkalat na ganito na fake. Marami nagpapagawa. Marami ako nakikita nga sa mga ano eh sa Facebook eh. Parang ano sila eh, garapalan. Parang magbabayad ka na lang, hindi ka na mag-aaral, tapos gagawan kanila ng NC2 na certificate. Yung ganito nga talaga. Pero paano ba natin malalaman na authentic yung ano natin, yung NC2 certificate? Syempre, tayo mismo kukuha nun sa ating ano, sa TESDA, no? Sa TESDA office. Ngayon, at saka halimbawa, ikaw ay kumuha ng fake, nagpagawa, tapos chinek, nakalusot ka, no? Nakalusot ka sa employment. Ngayon, itong halimbawa, yung HR na nag-verify sa TESDA, makikita kasi yan dun eh, yung ano mo, yung ISO number mo, nakalagay yun doon sa mismong website ng TESDA. Kapag nag-verify sila at hindi nila nakita yung number na yun doon, wala. Ikaw din ang mapapahamak. Kasi ang hinahanap dyan ng, ano, ng TESDA, dapat makita nila doon sa Registry of Workers Assessed and Certified, nandoon yun, nakalagay yun doon sa website nila. So pupunta ka ng ano, ng website ng TESDA, tapos punta ka doon sa may verification, tapos check mo yung Registry of Certified Worker, dapat nandoon yung pangalan mo tsaka yung number na yon, yung certificate number. So ngayon, meron ako ditong ano eh, ito yung NC2 ko. Tapos dapat kapag nandoon kayo sa ano, sa office nila, dapat ipapa-authenticate nyo yun. Okay? Para lalagyan nila ng ganito. Nakalimutan ko yung, ayun, yung stamp. Lalagyan nila ng ganito. Para ito lang yung ipapasa nyo sa employment o sa HR. Hindi yung ano, hindi yung ipopotocopy nyo itong original. Hindi ganun. Dapat ito yung authentic ang ipapasa ninyo sa saan man ako yung nag-apply. So, check natin kung anong meron sa loob ng NC2. So yung papel na ginagamit nila dito eh ano siya eh, hindi siya ordinary coupon band lang. So special siya na papel, parang kagaya ng pera. Ganun siya. Tapos makikita nyo dito may dry seal siya ng TESDA. Ayan, bilog siya, bilog at ma parang sa ano, sa driver's license. Doon sa birth date natin, pagka kinapa nyo ng pag-anon, ma-feel nyo eh, naka-emboss yung ano natin, date of birth. Ganon. So dito, ganon din yung dry seal. Ma-feel nyo siya dyan. Tapos, yung paligid na yan, ayan, mapapansin nyo, TESDA ang nakalagay doon. Puro TESDA, TESDA, TESDA. At ang pinaka-importante sa lahat, yung certificate number na ano siya, binilang ko umabot ng 14 digit. So nakalagay yan dito sa ating NC2 certificate. Ayan, nakalagay siya dyan. Tapos yung ULI PMV number natin. Tapos meron din itong QR code. Okay, itong QR code na to, pagka in-scan mo, idadirect ka niyan sa website ng TESDA. So, yun yung mga importante na para malaman natin kung authenticate ba o fake yung NC2 certificate. So, at syempre, yun lang naman yung mga ano, yung mga pinaka-main na important doon sa ano, sa NC2 certificate. Bukod sa ano, sa mga unit code na yan, okay lang yan eh. Wala masyado tayo yung problema.
yung certificate number, QR code, yun yung mga importante. Tsaka yung klase ng papel, medyo makapal-kapal siya. Special na papel to. So kung kayo ay nagbabalak na, kasi marami rin ako nakikita sa ano eh, sa Facebook eh, na yun nga, nagpapagawa, hindi ko lang alam kung magkano yung bayad. May mga Facebook page kasi, ganun. So ingat-ingat lang tayo guys, mas maganda na yung isang bagay, yung achievement is pinaghihirapan natin kesa yung nagbabayad-bayad tayo. So, yun lamang po guys. Marami pong salamat at huwag kayong magpapagawa ng mga fake na national certificate kasi ano yan eh, falsification of document. Pwede rin kayong makulong. Siyempre, imbis na maganda yung employment nyo, bigla kayong mababan. Baka mababan pa nga kayo sa, ano, sa test eh. Diba? Sayang naman. So, ako, meron akong certificate ng caregiving. Isa. Tapos meron pa akong health care service, isa, para pwede ako sa aged care, pwede rin ako mag-work sa hospital. So yun lamang guys, maraming salamat po at God bless.